Ayo, what's up? Ako nga pala si BT. At nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron tayong papanoorin na video ngayon. Ito po ay nagmula kay Whistleblower PH 2.0. Ayan po yung bago niyang channel ngayon. Ayan si Whistleblower PH. So sa lahat ng hindi pa nakakabisita sa YouTube channel ni Whistleblower PH 2.0, bisita po kayo sa channel niya. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay. Ayan sa bago niyang channel. So eto, magbibigay tayo ng reaksyon sa balitang hatid sa atin ni Whistleblower PH 2.0. Eto, alam niyo naman, tungkol na naman ito sa mga dilaw, pink. Ayan, so huwag na nating pagtagalin mga katunay at sabay-sabay na nating panoorin. Pasok! Dating Vice President Leni Robredo ng Galaiti sa Galit matapos masapawan ng 8.5 billion US dollar na naiwi ni PBBM ang kanyang Harvard Honorary Degree. Bakatanap ni Leni, supalpalang inabot matapos sakyan ang ambisyon ni Robredo na makapagturo sa Harvard. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, ayan, subscribe na kayo mga katunay. Hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Subscribe kayo. Whistleblower PH 2.0. Hindi sukat akalain ng mga taga-suporta ni dating Vice President Leni Robredo na sa kabila ng kaliwat-kanang pagpapabango ng ilang mga piglawan sa kanyang pangalan, ay nagawa pa ring tabunan ito ng ating Pangulong BBM matapos mag-uwi ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga business deals bilang pasalubong sa sambayan ng Pilipino. Ayon sa mga pinagpipitagang journalistic bloggers, pinatunayan lamang umano ni PBBM kung gaano siya kagaling sa kabila ng pamumuna ng mga pinglawans na wala umano siyang diploma. Hindi kagaya ni Leni na maraming ang honorary degrees, wala namang naiambag sa pagpapaunlad sa ating bansa. Yun ang importante, yung may naiambag ka sa pagpapaunlad ng ating bansa nitong ating ekonomiya. Dahil yan ang tinatrabaho ngayon ng ating mahal na Pangulo na si PBBM. Di ba? So, kahit anong dusta nyo sa kanya, kahit na anong bato nyo sa kanya, si PBBM, straight lang ang kanyang ginagawa. Kumbaga, nakafocus lang siya kung paano mapaunlad ang Pilipinas. Hindi yung batikos lang kayo ng batikos, di ba? Diba? Yung mga pink, di ba? Batikos sila ng batikos sa mga ginagawa ni PBBM. Pero kita nyo naman ang nagagawa niya sa ating bansa. Narito ang ulat sa pambihirang accomplishment ng ating Pangulo at ang rumargasang buwelta ng mga vloggers. Marcos bags 8.5 billion US dollar in business deals during visit to Indonesia. Wow. Ganito pala ang sinasabing walang college diploma at week leader. Aanhin pa ang apat na honorary doctorate degrees at Harvard invitation as houser leader kung talunan at lutang. Siya ang may sabi niyan, di ba? Sa opinion ko, delikado ang mga utak ng mga Harvard student kung turuan sila ni Leni ng leadership skills. Kasi, ano bang klaseng leadership skill ang maituturo niya sa kanila? Yung how to massively lose in the presidential election 101? Yes. Kahit ilang honorary doctorate degrees at invitations bilang Harvard University Houser Leader, yung talunang si Leni Robredo, sapaw pa rin siya ni President Bongbong Marcos. Yes. Dahil famous na siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Tama. Katatapos lamang ng state visit niya sa Indonesia at Singapore, then later on, then he will be on USA, United Nations, and soon to various countries of the world. At ngayon, heto't cover siya ng Masters Magazine sa Japan. Sooner or later, he will be featured in various magazines in different countries. Cover si PBBM sa Japan. President, owner, director, boss, leader, captain. Translated via Google Lens. Ayan na, ano yung sinasabi nyo, diba? Sa tagal ng paninira nyo sa mga Marcoses, diba? Eto pa rin at nakatindig ang isang Marcos at namumuno sa ating bansa. Ah, di ba?
Ayan ang sinasabi ko eh. Diba? Kahit gaano niyo siya hilahin, kayo ang bumabagsak. Maging ang anak na si Aika Robredo at dating campaign manager nito na si Bam Aquino ay sinupla rin ng mga vloggers. Narito ang kadalang naging mainit na palitan ng pahayag. Aika Robredo quoted, "The more na tinatawag siyang madam, parang dumadami." Humahaba ang listahan ng pumapansin sa kanya. Number 1, mas nava-validate yung ginagawa niya. Number 2, we cannot change your minds about the schools. So, kung ganoon yung gusto nyong isipin, parang pointless to argue knowing na hindi mo naman makukumbinse. Alin kayang mga ginagawa ang nava-validate? Wala akong maalala kung hindi yung pagiging gutom sa limelight at photo ops at yung kanyang mga kalutangan. Catching up with the Harvard Hauser leader, former Senator Bam Aquino shares a photo from his recent catch-up meeting with former Vice President Leni Robredo, who was selected as one of the Harvard Kennedy School's Hauser leaders. Ayon naman sa batikang DDS warrior na si Sir Mark Lopez, as expected, patuloy na ibinibida ng ibinibina ng mga minions ang Harvard GIG ni Madam para pumasok ng pumasok sa consciousness ng taong bayan na siya ay mahusay kahit hindi naman talaga. Sabi nga ni preeminent Nazi propagandist Joseph Goebbels, "If you repeat the lie often enough, people will believe it and you will come to believe it yourself." Yun nga lang, malas ni Madam na si Bam ang kanyang campaign manager. E wala namang napatunayan kung hindi ang gayahin si Ninoy. Pumanat rin ang kaibigang abogado ni Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na si Attorney Amid Paglinawan matapos palabasing nilimos ng presidente ang perang kanyang naiuwi. Ano? Nilimos? Aba! Hoy! Eto lang ang masasabi. Anong nilimos? Kayo talaga, no? Talagang kahit kailan hindi magiging maganda ang galaw sa inyo ni PBBM. Diba? Kayong mga nandiyadyaan na tumutuligsa at kumakalaban sa kanya. Kahit anong gawin niya ay masama pa rin sa inyo at binibigyan niyo ng masamang kahulugan lahat. Hindi siya magiging mabango sa inyo dahil pangarap niyo na makuha din yung posisyon niya. Ayun pa kay Attorney Ahmed, mahilig lamang umano sa ayuda ang mga gaya na lang dinawan kung kaya't nasabi nila ito. Pananabunot niya pa yung mga pink na dilaw na sabay talaga sa brainwaves. Noon, hindi nila matukoy ang degree sa honorary. Ngayon naman, pareho daw ang investment pledge sa cash money. Mga pogi, ang inuwi ni PBBM ay commitment na magbibigay ng investment na aabot sa 5.8 billion pesos ang mga negosyante at pamahalaan ng Indonesia at Singapore. Hindi po nang hingi ng limos na 5 bilyon ang pangulo natin sa ibang bansa. Palibhasa, kayong mga pink dilaw, mahilig sa ayuda, hingi, limos, libre at bigay. Kaya ang bukang bibig nyo, asaan na ang pera? Noong sinabi ng Pangulo na may pasalubong na siyang 8.5 billion para sa Pilipino, ang intindi naman dito sa Luminos ay upcoming foreign investments, yun dito sa atin. Ang mga dilaw, buong akala nila ay bit-bit na ni PBBM ang cash na 8.5 billion pa uwi dito. Di ba naman, tonto tong mga to? Maging ang mamamahayag na si Malotikian na sinabing hindi niya umano makita ang mga ginagawa ng Pangulo ay hindi rin pinalagpas ng mga political commentator. Narito ang kanyang naging pahayag at ang umatik kabong resback mula sa kanila. Malotikian quoted, "Doon sa first 100 days, hindi ako masyadong satisfied kasi hindi nararamdaman ng taong bayan ang pamahalaan." Yung sinasabi kasi ng iba na pagbigyan, alam mo sa governance, yung first 100 days sets the stage for succeeding. Sa akin kasi, hindi ko nararamdaman ang Pangulo. Yung magalit ka at sabihin mo na hindi ko gusto yan, kahit hindi ka mag-name ng tao, mahalaga yon na nakikita ng taong bayan at nararamdaman na ito yung binoto ko.
Ayan ay, sinasabi nyo na magalit ka, sabihin mo na hindi ko gusto yan. Iba-iba naman kasi ang ugali ng mga presidente o iba-iba ng ugali ng mga tao, hindi naman pare-pareho yan. Hindi porque tahimik ang ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos, eh wala na siyang ginagawa. O diba, eto, yung pagpunta niya sa ibang bansa, eh meron siya na pala, diba? Nakita nyo naman, kahit tahimik siya, meron siyang ginagawa. Ika nga may kasabihan eh, mas dapat mong katakutan ng mga tahimik na tao kaysa maingay. Ibig nga sabihin din na ang latang maingay, eh walang laman. O ang aso na tahol ng tahol, hindi nangangagat yan. Anong gusto nyo? I-show niya na ganyan. Ganto ko! Ako ang presidente! Ganon. Iba-iba naman. Ah, diba? Iba-iba. Nakikita naman kasi natin kay PBBM yung aura niya talaga na isang cool na pangulo. Pero nakikita naman natin ang ginagawa niya kahit napakatahimik niya. Tsaka hindi mo pa agad mararamdaman ang pagbabago dahil napakaaga pa. Mahabang proseso pa yan bago mo maramdaman ang pagbabago, hindi ngayong taong itong 2022. Ayon naman sa kanila, ang daming data na inalalabas sa official social media ng government ng PBBM admin, hindi mo yan makita. Ang nakakatawa, trabaho mo mag-research at mag-survey at ikaw pa ang boss ng survey firm. Pero ikaw mismo di mo yan magawa. Walang research-research, basta atake lang ng atake. Pero ang pinaka natatandaan ko talaga yung wala pang kalahati ng 100 days si PBBM sa posisyon, puro panay na ang banat sa kanya. Mm-hmm. Yung totoo, malo. Anong gusto mo? Posisyon, wala akong nakikitang dahilan para batikusin mo si PBBM gayong ang ganda ng performance niya. Mula sa pagsumpo ng krimen at sa mga adik hanggang pagpapalabas ng mga smuggler at pababain ng presyo ng asukal etc., nagawa niya yan kahit lumalakas ang dolyar. Mm-hmm. Ano ang gusto mong mangyari? Para nalampak ng mga vloggers. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Ayun, ang masasabi ko dyan ay makikitid ang mga utak nila, diba? Diba? Hindi nila mabubuksan ng maayos yan. Diba? Kasi kung ikaw ay naghahangad sa posisyon na kinatatayuan ngayon ni PBBM, hindi magbubukas yung isip mo. Talagang ang nasa isip mo ay gusto mo na lang siyang kalabanin ng kalabanin. Paano magkakasundo lahat? Paano magkakaroon ng pagkakaisa kung ganyan tayo? Kung ganyan ang mindset ng mga tao? Kaya ito si PBBM ay maganda ang ginagawa niya na hindi na lang siya kumikibo at ginagawa niya lang ng maayos ang kanyang trabaho para sa ating bansa. Nakikita naman natin ang resulta. Kahit hindi ganun mag-ingay ang ating Pangulo, nakikita natin ang galaw. Kumbaga may kasabihan, action speaks louder than words. Ah, diba? So once again, I'm BT and I'm out. Peace!